Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. I am what the Word says I am. I will be what the Word says I will be. I love God. Trust God, I believe He will finish what He has started in my life. Praise God. So, diretso na po tayo sa ating text sa umagang ito, sa Luke chapter 14, verses 15 to 24. Minsan po, na-share po ni Pastor ito sa Dawn Watch. Sabi po niya dyan, sabay-sabay po tayong magbasa. Sabi po niya dyan, when one of those at the table with Him heard this, he said to Jesus, blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. 16. Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. 17. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. 18. But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Still another said, I just got married so I can't come. 8 verse 21. The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Sir, the servant said, what you ordered has been done, but there is still room. 23. The master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Palakpakan po natin ang Diyos. Pag-aon na po tayo. Amen. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pakilang iyong katabi. Magandang umaga. So, umpisaan po sa isang tanong bago po tayo mag-proceed sa ating pag-aaralan. How many of you loves itong tinatawag na banquet? Sino dito gusto, gusto niya ang banquet? Pag sinabing banquet, ito yung salo-salo, handaan, kasalan, inyalan, chibugan, lahat na ng an, di ba? At mas, sino dito yung masayang-masaya kapag may ikinakasal dahil may handaan? Masayang-masaya, no? Lalo na pag invited siya. Tama po ba?
Amen. So ngayong umaga po mga kapatid, ito po yung mensahe ng Diyos sa atin. Ito po yung mensahe ng Lord sa atin umaga. Alam niyo ba na mayroong malaking salo-salo na inihanda ang Diyos para sa atin? May malaking salo-salo daw na inihanda ang Diyos para sa atin. At ang Diyos nag-iimbita. Pakisali po, ang Diyos, nag-iimbita. Amen? Why? Bakit nag-iimbita ang Diyos? Kasi handa na po ang lahat. Handa na po ang lahat. Kala nyo kayo lang yung marunong mag-imbita, ah. Alam niyo ba na ang Diyos natin ang unang nag-imbita sa atin? Siya po ang unang nag-imbita sa atin. Sabi po nung binasa kanina natin sa verse 17, sabi ng Lord, come, for everything now is ready. Halina kayo! Handa na ang lahat. And sa easy version, paki-click po kapatid sa easy version, dahil dito po natin kukunin yung ating title, sabi po niya sa easy version, Jesus told this story to him. One day, an important man prepared a big meal. Pakisabi, a big meal. Big meal. Laki, no? A big meal. He asked many people to come to eat in his house. 17, when the meal was ready, he sent his servant out to tell those people, come, now the meal is ready for you. So, anong sabi niya dyan? May ipinrepara daw na big meal. At sabi po niya dyan, handa na daw po ang lahat. Kaya sabi niya, come. May invitation. Come. Ang tanong, pupunta ka ba? Amen. So this is our theme this morning. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Sabi niya dyan, come. The big meal is ready. Wow, na-excite ba tayo? Big meal. Parang pagkain pinag-uusapan na yun. Pero mamaya, malalaman natin kung ba yung big meal na yan. At mayroong hashtag, RSPP. Wow! Akala nyo, ano na? Invitation kasi po ito eh. Meron pong handaan na yung tinatawag na RSPP. Nung una, hindi ko na alam kung RSPP sa totoo lang. Sinerge ko din. Sinabi ni Gio, at ang ibig sabihin RSPP? So, yung sabi niya dyan, makiklik sis. Sabi niya, kung sinabi RSPP, tayo na pong magbasa, hindi ko lang alam ng French. Hindi ko alam. Ang French phrase is, ano yan? Sa bala ng ano, kwanta, saan? Basta yung short yung tao. Kung sinabi RSVP, a favor or reply is requested. Or in short, respond please. Sa isang invitation po na natatanggap natin minsan, meron na tao na RSVP. So ang ibig sabihin, yung nag-imbita, nagtatanong siya, nag-a-ask ng reply doon sa imbitahan kung pupunta siya o hindi. Kaya meron na tao na RSVP, please reply, respond please. So ang tanong sa atin ngayong umaga, merong imbitasyon? May handaan, ang tanong, pupunta ko ba tayo? Amen? Pupunta ko ba tayo? This is our proposition this morning. Sabi niya dyan, God wants us to experience all the wonderful blessings He's given us. He wants us to enjoy life here and the life to come. Don't miss the big meal prepared for us. Amen. Kapatid, noon pa man, hindi mo pa nakikilala ang Diyos, pinaghanda ka na niya. Hindi mo pa nakikilala ang Lord, meron parang ipinaghanda sa iyo ang Diyos. Saan ito? Ano ito nangyari? Kapatid, doon sa cross, in the cross of Calvary, sa kanyang kamatayan, at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na ganap, at kasiya-siya na pwede natin maranasan ngayon habang andito tayo sa lupa. At kapag po tayo ay dumating sa panahon na makapapili na po natin ang ating hari. So mararanasan po natin ang ano? Ang kalapitan ng Diyos. Mararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos. At higit sa lahat, mararanasan po natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya sabi niya dyan sa ating proposition, don't miss. Huwag mo daw imi-miss yung big meal, yung inihanda ng Diyos para sa iyo. Huwag natin imi-miss. Actually, hanggat may imbitasyon, tandaan po natin ito, hanggat may imbitasyon,
hindi ka pumunta. Ikaw yung nalugi, ikaw yung nawalan. Kaya ano pong gagawin natin this morning? Ito po yung ating gagawin. This morning, let us come to Jesus. Let us come to Jesus. Pakisabi, come to Jesus. Come to Jesus. Amen. Let us come to Jesus. Ito po yung gagawin natin ngayong umagaw. Let us all come to Jesus. Balikan po natin yung verse 15 kanina na binasa natin. Sabi niya, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. Bago po itong pinag-aaralan natin, may pag-uusap po na nangyari kasama po si Jesus. So doon po sa pag-uusap na yon, meron pong sumabog na isang lalaki. At ito po yung sinabi niya kay Jesus. Mapahalal daw po yung mga makakasalo sa handaan, sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ba kung ano yung tinutukoy ng lalaki dito? Ito po yung sa Revelation 19 verse 9. Sabi ng Revelation 19 verse 9, then the angel said to me, write the following. Ito po yung sinasabi kay John. Si John po ang nagsulat ng Revelation. Sabi niya, write the following, blessed are those who are invited to the banquet of the wedding celebration of the Lamb. He also said to me, these are the true words of God. Sabi niya, mapalad daw po. Sino daw po yung mapalad? Yung mga naimbitahan. Saan po? Sa kasalan ng tupa. Sa selebrasyon ng kasalan ng tupa. Alam niyo ba kung sino yung tupa dyan? The Lamb? Jesus. Meron pong mangyayaring kasalan in the future at tayo po yung kanyang bride. The church is the bride. At ang ating groom is si Jesus. Kapatid, may mangyayaring kasalan. Are we desiring na isa po doon sa makakasama dito sa marriage supper of the Lamb? Are we desiring? I-desire po natin na in the future, pag nangyari po itong Revelation 19, kasama po tayo doon sa pagdiriwang na yon. Amen? So anong sagot po ni Jesus noong nagsabi itong lalaking ito? Sabi ng verse 16, Jesus replied, nagsagot si Jesus sa pamagitan ng isang parable, isang talinghaga. Sabi niya, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. So ito yung sagot ni Jesus. Alam niyo ba yung itong man na nag-prepare ng banquet? It represents the Father, our Father in heaven. And the servant na inutusan po dito is ang ating Panginoong Jesus. Yun po ang ibig sabihin po nitong parable nito na ito. So sino po yung naghanda? Our Father in heaven. Siya po yung naghanda. And He is not an ordinary person. He is not an ordinary man. He is our Creator. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the Almighty God. Amen. Siya po yung ating dakila at kataas-taasang Diyos. At siya po na naghanda, kapatid, siya din po ang nag-iimbita sa'yo. Amen. Sino nag-iimbita sa atin? Our Almighty God. And it is not an ordinary event. Hindi po ordinaryong event ito, kapatid. It is a very important event. Hallelujah. Kung nakikita nyo lang yung scenario siguro, sobrang saya. Amen. It is a big event. At ano po ang inihanda? Sabi po niya dyan, great banquet. Pag sinabing great, maliit ba yun? Sobrang laki. It's a great banquet. Kung sa Jollibee may super meal, si Lord may big meal. Amen? Anong gusto nyo? Super meal o big meal? Amen? So, it's a big meal. Why big meal? Sabi ni John B. Beer sa book, sa undercover ba yun? Pag sinabing great banquet, kasi hindi lang daw ito, it's not just barbecue, hot dogs, burgers, chips, mga ganon. Hindi lang yun. Actually, kung babasahin po natin ang Matthew 22:4, ito po yung parallel cross-reference nitong binabasa po natin. Sabi niya doon, may kinatay doon sa handaan ng wedding banquet. May mga kinatay, ano yun? Mga baka, mga pinatabang guya. So, yun po yung mga handa. At ano po ang sinisimbolize po noon? Ito na po yung big meal na tinutukoy po natin. The great banquet or the big meal in this parable is a wonderful picture of our great salvation. Amen?
It is the picture of our salvation. At itong salvation na ito, mga kapatid, tandaan po natin, kailan po ito nag-umpisa? Nag-umpisa po ito, kapatid, noong nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Hindi po ito pag nasa langit na tayo, saka natin mararanasan. Actually, ngayon pa lang, noong nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, nararanasan mo na yung salvation na ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. Amen? That's why there are dishes. May mga dishes daw dito sa Great Banquet. Ano yung mga dishes na yon? Dishes of forgiveness, there are trays of peace, there are bowls of joy. Ano pa? There are trays of healing. Lahat! Lahat po na inihanda ng Diyos nandito na. And anong purpose nitong banquet na to, kapatid? The purpose of this great banquet is for our enjoyment. Para ma-enjoy po natin itong tinatawag na great banquet. And sabi niya dito, ilan po yung invited? Pakitignan nga yung nandyan. Konti ho ba? Sabi niya, many guests. Marami yung inimbitahan. Marami pong inimbitahan po dito. And pakisabi sa katabi, isa ka doon. Amen. Isa ka doon sa naimbitahan. Amen. And verse 17, anong sabi niya? At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. So pinadala ng Ama si Jesus para imbitahan ang mga taong imbitado na. Kung papansinin niyo po dyan, who had been invited. Naimbitahan na po sila. Traditionally po kasi, noong panahon ni Jesus, ang handaan po noon, pag may handaan, ina-announce na po ang date kung kailan yung handaan. So, ina-announce na po, may unang invitation na. Oh, ito, magkakaroon ng handaan sa ganitong araw. Pero kung kailan po yung exact time, ina-announce po that very day na nakahanda na po ang lahat. Kaya this time, this is the second invitation. Parang sinasabi niya, hey, handa na ang lahat. Tara na, halina kayo. And ready na ang lahat. So, nasabihan na po yung mga tao dito na imbitahan na sila nung una. And this time, sinasabi ni Jesus is, halina kayo, handa na po ang lahat. Amen? So, parang sa atin, pag may handaan na na-experience din namin ito eh. Lalo na sa Gisang, kapag handaan na ang lahat sa Gisang, sasabihin nila, tatawagan nila si Gio, kula mo la, ay! Di ba? Aka ready la. Wala la ilami saan. Wadyalan amin. Ah, luto la, kondawa. La kami laba la. No? So, tinatawagan natin sila minsan kasi handa na ang lahat. Di ba ganun tayo minsan? And bakit natin iniimbitahan yung mga tao? Bakit natin sila inimbitahan? Di ba usually ang inimbitahan natin yung mga taong malapit sa atin, special sa atin? Iniimbitahan natin sila kasi special sila. Alam mo ba kapatid kung bakit ka iniimbitahan ng Lord? Kasi special ka din sa Kanya. Amen? Special tayo sa Lord. And ano po ang sagot ng mga naimbitahan? Verse 18 to 20, but they all alike began to make... Pakibasa. Okay. Nagdahilan po sila. Anong sabi nung una? Nakabili ako kasi ng lupa. Kailangan kong puntahan at tignan. Yung pangalawa, sabi niya, kasi nakabili ako ng 10 baka. Tawag dito, oxen baka, di ba? Pupuntahan ko para itry kung mabuti itong pang-araro. At sabi nung pangatlo, kaasawa kasi, kakasal ko. Katunaga makaunla, kanto awa. So, ano po ang sagot nila? They are not willing to come because they made light of it. They made light of the invitation. Iba-iba ang kanilang rason, no? They went on their ways, may kanya-kanya silang appointment. So, may handaan, pero ayaw nilang pumunta. Ano po ang naging reaction ni Master ng ating Panginoon? Sabi niya sa 21, the servant came and reported this to his master. Ni-report po ito. Sabi ng owner, the master, then the owner of the house became angry. Ano daw? Nagalit. And ordered his servant, go out quickly to the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Nagalit ho yung master. At sabi niya, pumunta ka.
doon sa kalsada, sa mga eskinita ng bayan, at dalhin mo ang mga mahihirap, mga crippled, mga bulag, mga pilay, mga lumpo. So, anong nakita po natin sa reaction ng master? Nagalit. Bakit ho nagalit ang master? Bakit ho nagalit? Di ho ba ang dahilan nila? Ano yung dahilan nila kanina? Bumili ng lupa, bumili ng baka, at kasi kakakasal lang niya. So, ito yung tanong. Question, is it a sin to buy field, oxen, and get married? Kasalanan ho ba na bumili ako ng lupa, ng baka, at ikinasal? Kasalanan ho ba? No, kasi kung kasalanan, lahat tayo may problema. Diba? Kasi yung iba, bumili ng lupa, yung iba, ikakasal pa lang nga yung iba, di ba? Ang laking problema yun kung kasalanan. Amen? Masama ba? Kasalanan ba magkaroon ng kotse, ng bahay, ng pamilya? No, it is not a sin. Sabi po ni John Bevere, sa kanya ko kinuha itong sagot, sabi ni John Bevere, it's not a sin to buy land, oxen, and have a wife. Anong sabi niya dyan? It's a sin, that's not sin. Tumaas ba yung eyebrow nyo? Tumaas ba yung kilay nyo? Anong sabi niya? It's not a sin. It's a sin. That's not sin. Hindi ko rin naintindihan niya nung una, sa totoo lang. Inintindi ko din. So, hindi daw kasalanan ang bumili ng lupa, ng oxen, at magkaroon ng wife. Sabi niya, it's a sin. That's not sin. Ano daw itong it's a sin, that's not sin? Pakiclick si, sabi niya, when land, oxen, and wife becomes more important than the word of the Lord. Anong sabi po niya dyan? It is a sin. Kapag daw po itong lupa, itong baka, itong asawa, mas naging importante, mas nauuna sa buhay mo kaysa ang Diyos, ang salita ng Diyos, nagiging kasalanan. Ano yung kasalanan na nakukumit natin? It's a sin of idolatry. So it's a sin of idolatry. Ano yung idolatry? Paki-click bro, sabi niya, when we put anyone, anything, or any activity before the word of the Lord, what is not sin becomes sin. Nakuha po natin, it's not a sin, that's not sin. Ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, yung hindi kasalanan, nagiging kasalanan. Hindi ho masama na magkaroon po tayo ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Pero kapag yan na po, kapatid, ang nauuna, kapag yan na po ang mas mahalaga na sa'yo ang lupa, ang business mo, ang trabaho mo, ang pera mo, ang asawa mo, pamilya mo, anak mo, kaysa sa Lord, kapatid, yun po ang tinatawag na nagiging kasalanan. No? Minsan, iniimbitahan tayo pumunta ng church. Pero mas mahalaga ang birthday, binyag, bakas, bakasyon, lahat na ng biyano. No? Iniimbitahan pumunta ng church, ang takot kasi pandemic natan, no? Ano pa? Iniimbitahan ng Lord, anak, mag-pray ka. Iniimbitahan ba kayo ng Lord na mag-pray? Sino dito may urge na mag-pray? Pag di mo na nararamdaman yung kapatid, nako, delikado. Of course, lahat tayo may urge na mag-pray. Tama po ba? Iniimbitahan ka ng Lord na mag-pray, pero mas mahalaga sa'yo minsan si Facebook, si chat, si Twitter, si TikTok. No? Iniimbita ka ng Lord, anak, magbasa ka. Anak, gumising ka, mag-pray ka, magbasa ka. Naranasan ko din yun minsan, and I must admit and I repent na minsan nani-neglect ko din yun. Pero may invitation ang Lord na magbasa ng Biblia, pero minsan ang sagot natin, Lord, naksawa na. Ang dami kong ginawa sa bahay. Pagod ako. Lord, may ginagawa ako. Lord, mahalaga kasi yung Korean novela. Pag na-miss ko yun, di ko mamimiss ko siya. Wala na talusan. Mas mahalaga si Netflix, di ba? Movie marathon. May online discipleship, kapatid, sister, brother. Tara! Minsan, ang dami nating excuses. Hello?
mas nauuna minsan yung iba kaysa si Lord. Nakakapagtaka nung ayaw nila yung handaan, yung tatlo, ayaw, dagabay may malaking handaan, kasi kung si Kenneth yun, tsaka si Agag, imposible, yagiraon lang. Peace. Kasi malaking handaan, alam mo, tagiraon lang, ha? Pero nakakapagtaka yung tatlo, di ba kayo nagtataka? Di sila pumunta, ayaw nila. Alam niyo ba, wala akong problema doon sa big meal. Walang problema doon sa banquet na yun. Alam niyo kung anong problema? Nasabi din po ito ni Pastor Minsan sa Don't Watch. The problem is that they don't have the heart to go to the invitation. Wala silang puso. Wala puso, no? Ibig sabihin, wala silang, hindi sila ganun. Walang desire to go to the invitation. Or pwedeng may heart sila. May heart, may puso sila doon sa imbitasyon, pero half-hearted sila. Hati ang puso. So, kapatid, i-check mo yung heart mo. Check natin yung heart natin. Kung wala ang puso mo sa Diyos, kapatid, baka nasa iba. Kung wala ang puso mo sa Lord, baka nasa iba. No, paki-check natin. So, sayang na miss nila ang inihanda ng Diyos sa kanila. Pakisabi, sayang naman. Okay, anong sabi ni John Bevere? Tandaan natin ito, remember? Sabi niya, when God invites us to something that interrupts our daily routine or the things we like so much, it means there's something much greater that He has in store for us. Kapag ho ang Diyos, iniimbita ka, tapos meron kang gagawin, o di kaya tulog na tulog ka, sabi ng Lord, mag-pray ka anak, o di kaya may gustong-gusto kang puntahan, gustong-gusto kang gawin, pero sabi ng Lord, anak, huwag, unahin mo ako. Diba? Alam niyo ba yung pag-iimbita ng Diyos, ang ibig sabihin pala noon, it means meron po palang inihanda ang Diyos para sa'yo. He has in store for us. Ano yon? Ano sabi niya? It's called a divine encounter that will end up being a banquet, a feast of His word, wisdom, presence, provisions, counsel, power, or many other wonderful blessings He can give. Alam niyo ba na minsan gusto ka ng Lord makatagpo sa prayer devotion natin? Alam niyo, ito pala yung gusto ng Lord na maranasin. It's a divine encounter na magre-resulta saan? Sa isang banquet. Ano yun? Isang handaan na kung saan mararanasan mo ang salita ng Diyos, mararanasan mo ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang provision. Kapatid, na hindi mo mararanasan sa iba. Hindi mo mahahanap sa iba kahit hanapin mo sa Mercury Drug. Alam niyo yun, yung feeling na kapag nasa presence ka ng Lord, hindi mo maikumpara. Nararanasan ho ba natin yun? Yun ho pala kapag nang-iimbita ang Diyos kasi gusto ka niyang maka-fellowship. Gusto niyang maranasan mo siya. And sabi niya dyan, never want to miss any surprise He has for you by hanging on to sin. Kapatid, huwag mong i-miss yung surprises ng Lord sa'yo. Kaya lang kasi mas mahalaga si ganito eh, mas mahalaga ito eh, kaysa sa presence ng Lord. So, verse 22, punta na po tayo sa verse 22. Ano po yung nangyari sa verse 22? Sabi ng servant, Lord, sabi ng servant, what you ordered has been done. Yung pinagawa mo, nagawa ko na. And yet, there is still room. Meron pa daw room. May bakante pa. Pero sabi ng master ulit sa kanya, pumunta ka ulit sa mga kalsada, sa mga country lanes, and compel them. Pilitin mo silang pumunta kasi so that my house will be full. Alam niyo kung ano yung nakita ko dito habang mine-meditate ko to? Alam niyo ba, kapatid? Pumunta ka man o hindi doon sa imbitasyon, willing ka man o hindi, may puso ka man o wala, kapatid, matutuloy at matutuloy ang handaan. Because our Father would not prepare a banquet in vain. Kapatid, kahit wala ka, matutuloy. Gusto ng Lord ituloy, hindi pwedeng hindi. Kailangan matuloy. Bakit? Kasi gusto ng Lord, mapuno ang kanyang
bahay. Gusto ng Lord mapuno yung bahay niya. Kaya lahat ng mga willing, lahat ng mga gustong pumunta, sila ang iimbitahan ng Diyos. Pero yung mga ayaw, dagabay di ang dagabay, di ba? Karaso na balangan. Amen. So, kapatid, gusto ng Lord mapuno yung kaharian ng Diyos. And alam niyo ba, nowadays, I believe, isa po tayo sa gagamitin ng Lord para mapuno ang kaharian ng Diyos. By sharing the gospel. Amen? Sino po dito gustong gamitin ng Lord? Isa siya sa gagamitin ng Lord para mapuno ang kaharian ng Diyos. Kapatid, just be willing. Just be willing. Amen? So, itong parable na ating pinag-uusapan, dito na po tayo pupunta sa ating punto. Hindi tayo mag-focus doon sa mga excuses. Tayo mag-focus doon. This parable is talking about God's kingdom and His invitation first to the Jews and then to the Gentiles and then to the castaway people. Alam niyo yung naimbitaan doon na una? Sila yung mga Jew. And then yung mga Gentiles, tayo po iyon. And then yung mga castaway people. And gusto nating i-highlight ngayong umaga. Ito po yung gusto nating i-highlight ngayong umaga. The king's willingness to invite. Yung willingness ng hari para mag-imbita. Whether they are not willing, they are not ready, alam niyo ba that the king, the master is really eager to invite people to come to him. Alam niyo, hindi siya tumigil doon sa una eh. Napansin niyo? Hindi siya tumigil doon sa una, doon sa pangalawa. Hindi ho tumigil. Ang ating Panginoong Diyos sa pag-iimbita, and even in our time today, di pa rin tumitigil ang Diyos na nag-iimbita sa atin. It is still the same. God is still in the business of inviting people like you and me. There are times we are not willing. Yun po yung nakakalungkot. There are times we are not willing, we are not ready. Pero ito yung maganda, the invitation is still here. Sino dito nagpapasalamat? Sino dito nagpapasalamat na sa feast na ito, sa kingdom na ito, sa kaharian na ito, sa handaan na ito, naimbitahan siya? Amen? Why? Alam niyo ba that just to be invited is a blessing? Amen? Malaking pagpapala na yung maimbitahan ka lang. It's a big blessing, kapatid. Hallelujah. Amen? But a lot of times, ito po yung nakakalungkot. Yung invitation na yan, minsan di natin nabibigyan ng halaga. Di natin nabibigyan ng halaga. And alam niyo ba, God is not only inviting you to a certain place. He is inviting you to Himself. To Himself. At kung papansinin natin, sabi po niya dyan sa slide, kapatid, all throughout Jesus' life here on earth, one thing was noticeable, there has always been an invitation to come. Alam niyo ba sa panahon ni Jesus dito sa lupa, there has always been an invitation to come. Ipinanganak pa lang po si Jesus. Kapatid, it was already an invitation for people to come and see. Nung ipinanganak pa lang si Jesus, may invitation na para tignan siya. Nung bata po si Jesus, he was in the temple and it was an invitation for people to hear what he has to say. Nung nagtuturo po si Jesus sa templo, isa na po yung invitation. And higit sa lahat, kapatid, doon sa cross, with his arms wide open, alam niyo pa kapatid, it is an invitation to come and receive his grace that only he could give. There is an invitation. And it is always been there, kapatid. And ano man yung kalalagayan mo ngayon, kapatid, iniimbitahan ka niya. Bago ka man ngayon, matagal ka na, kapatid, iniimbitahan ka ng Lord. Amen? What does the invitation mean? Ito na po yung ating pag-uusapan. Ano ho ang ibig sabihin ng imbitasyon ng Diyos sa atin? What does the invitation mean? Tatlo lang po ito yung aking iiwan. Kaya matatapos tayo ng maaga. Number one, pakibasa. Number one.
Hallelujah. Come home. Hashtag relationship. Kapatid, kung ang buhay mo minsan parang ang daming challenges, ang daming problema, there's nothing like going home. Because there's no place like home. Amen? Amen. There's no place like home. Minsan, pag kumakain ka sa labas, no? Pag kumakain tayo sa labas, sa restaurant, nang sasarap ng ulam doon, pero minsan, hinahanap mo pa rin yung luto sa bahay, no? Kasi masarap ang luto ni nanay, no? Gusto mo pa rin kumain sa bahay. At minsan kahit gaano kaganda yung pinuntahan mong destination, yung travel destination mo, pag nandoon ka na, doon sa lugar na yon, parang gusto mo nang umuwi. Kasi namimiss mo na yung bahay mo, yung kwarto mo, yung unan mo, yung kama mo na isang linggo nang hindi napalitan ng ano, o isang buwan nang hindi napalitan ng kobre kama, no? Mas maganda pa rin sa bahay. Tama ba ako? Mas masarap pa rin sa bahay. And alam niyo ba that God is inviting us to come home? Amen. Lalo na po doon sa mga wala pang pagkakakilala sa Lord. Lalo na po yung mga wala pang relasyon sa Diyos. And even doon sa matagal nang umaattend, hindi lang po sa mga walang relasyon, even doon sa mga matagal nang umaattend, matagal nang Kristiyano, pero parang malayo pa rin ang Diyos sa kanya. Kapatid, God is inviting us to come home. Naalala niyo po yung, ito po yung actually illustration natin, the prodigal son, in Luke chapter 15. Ano po yung story doon? Meron pong isang tatay. Ano yung nangyari? Yung dalawang anak niya. Meron siyang dalawang anak. Yung bunso, sabi niya, tatay, ang dalatay manak. Dalatay partiya manak. So itong anak, itong yung tatay, binigay nga niya. So itong anak na bunso, anong ginawa niya? Lumayo siya at nilustay, ginamit yung kanyang mana sa walang kwentang pamumuhay. At dumating po sa punto na kung saan itong anak, naubusan na ng pera tapos taggutong pa doon sa kanyang kinalalagyan. So, pumasok na po siya bilang, ano yon? Tagapag-alaga ng baboy. Okay? Hanggang sa, parang gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy kasi taghirap, nagkaroon ng famine. Famine? O yun, famine. Hindi ko alam i-pronounce. Okay? So, yun po ang nangyari. So, naghirap po siya hanggang sa wala na siyang makain. Alam niyo ba, kapatid, na at the lowest point of his life, he remembered home. Ano pong naalala niya? Yung bumalik sa kanyang tahanan, sa kanyang tatay. And ano pong nangyari sa verse 20? Basahin po natin sa verse 20. Sabi niya dyan, so the young son set off for home. From a long distance away, his father saw him coming dressed as beggar and great compassion swelled up in his heart for his son was returning home. So itong anak, umuwi. At habang malayo pa siya, actually from a long distance, sabi niya dyan, anong nangyari? Nakita na siya ng kanyang tatay. Nakita na po siya ng kanyang tatay na parating. And anong nangyari? Grabing habag, grabing awa, grabing pag-ibig ang pumasok sa puso ng tatay para sa kanyang anak. And anong nangyari? The father raced out to meet him, swept him up in his arms, hugged him dearly, and kissed him over and over with tender love. Kapatid, noong nasa lowest point of his life itong bunsong ito, ang naalala niya ang bumalik sa kanyang tatay. Alam niyo ba, ang mga magulang, pag nagkakamali ang anak, actually, hindi naman, it doesn't matter yung nagawa mong mali eh. Importante, bumalik ka lang. Yung bumalik ka lang sa iyong tatay, sa iyong nanay, yun po ang mahalaga. At yun po yung nakita natin dito. Hindi po naging mahalaga sa tatay yung nagawa niyang mali, yung nagawa niyang kasalanan. Ang nahalaga sa kanya ay yung bumalik yung kanyang anak. And verse 21, then the son said, ito po yung sasabihin ng kanyang anak. Sabi niya, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called your son. Tay, nagkamali ako. Nagsisi siya ho sa kasalanan niya. Hindi na po ako dapat na maging anak niyo. Just let me be. Alam niyo, hindi pa tapos yung anak.
na magsalita. Pero anong sabi ni Father? The Father interrupted and said, Son, you're home now. Anak, nakauwi ka na. Andito ka na sa bahay. Okay lang yan. Wala na problema yan. Kung ano man yung nagawa mo in the past. Importante, andito ka na. Amen. And turning to his servants, the father said, Quick, bring me the best robe, my own robe. I will place it on his shoulders. Bring the ring, the seal of sonship, and I will put in his finger. And bring out the best shoes you can find for my son. Hallelujah, grabe. Nung pumalik itong bunsong anak sa kanyang tatay, ano po ang nangyari? Grabing pagtanggap ang ginawa ng ama sa kanya. Amen. And alam niyo ba na there's invitation not to do more. Wala ka nang gagawin, just to come home. Amen. Ano po yung purpose ng imbitasyong ito, kapatid? Ito po yung purpose niya. The purpose of this invitation is, sabi niya sa Joel 2:32, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ito po yung purpose kung bakit tayo pinapabalik ng Diyos. Ito po yung purpose ng Lord. The purpose of the invitation is for all to be saved. This is the heart of God. Ito po yung puso ng Diyos. The invitation reveals God's heart for people to come back to Him. Ito po yung purpose kung bakit tayo iniimbitahan ng Lord to come home. Para daw ang mga anak niya, mga tao bumalik, papunta sa kanya, pabalik sa kanya. Hindi para maging parte ng organisasyon, hindi para maging certain person, kundi para maging anak ng Diyos. And sabi niya dyan, throughout scripture, it shows a narrative of an all-powerful God pursuing free-willed men into a relationship with Him, not out of selfishness, but ultimately salvation of souls. Anong ibig sabihin po nung binasa ko? Kasi English. Sabi niya dyan, kapatid, isang makapangyarihang Diyos ang naghanap sa'yo. Pakisabi, isang makapangyarihang Diyos ang naghanap sa'yo. Alam niyo ba na gumawa ng paraan ang Diyos para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus? Noong namatay at nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus, naibalik po tayo sa relasyon sa Kanya. Para ano? Upang maranasan natin ang lahat ng benepisyo ng na kay Kristo. Amen? Kapatid, kapag na kay Kristo ka, kagaya ng naituro kahapon ni Pastor, noong nabuhay na muli si Jesus, ano po yung natanggap po natin? Kapatid, kapag na kay Kristo ka, mayroong kapatawaran. Naranasan natin ang kapatawaran. Nagkaroon tayo ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ng kamatayan. In Christ, there is now no condemnation. In Christ, naging anak niya tayo, ginawa niya tayong anak. At dahil anak tayo, tayo din po ay tagapagmana ng Diyos. Amen. Kay Kristo, nagkaroon tayo ng access sa Lord. Nakakalapit tayo sa Diyos. Kay Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng magandang kinabukasan. Hallelujah. Nagkaroon tayo ng grasya ng Diyos. Naranasan natin ang kabutihan niya at igit sa lahat. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Amen. Praise God. Yun po ang dahilan. That is the reason why God wants us to go home, to come home. Amen. And kapatid, only through our relationship with Jesus natin mararanasan ang mga bagay na yun. Sabi nga ni Pastor, kung meron tayong pag-iigihan, kapatid, yung relasyon mo sa Diyos. Yun ang pag-igihan po natin, our relationship with God. And alam nyo kung mapapansin nyo dito, nung nag-confess yung anak, humingi siya ng tawad, nagsisi siya, nagkaroon ng salvation, and yung last, nagkaroon ng celebration. Amen? Sabi niya sa verse 23, let's have a great banquet and let's celebrate!
Why? Kasi po mayroong nagbalik loob na anak ng Diyos. Alam niyo ba kapatid na pag may nagbabalik loob sa Diyos, may celebration sa langit? Amen! May celebration sa langit. Kaya nga naalala ko lang, nung umaten si Nanay Elma, nag-celebrate talaga kami. That's the reason na nag-celebrate kami. Nagpapasalamat sila sa celebration, pero sabi nga ni Gio, yun ay dahil kay Nanay. Kung hindi kay Nanay, no, walang celebration. Pero nagsa-celebrate kasi ang langit. Kaya mag-celebrate din po tayo. Kapag may kaluluwa na bumabalik, nagbabalik loob. And even tayo, matagal na tayong umaatin, kapatid, there is an invitation for you to come home. Umalik ka na sa Lord. Yun lang po ang gagawin natin. Just repent and go back to God. Let's come home. Pakisabi, come home. And number two, this is the invitation. Ano yung ibig sabihin ng invitation? Come. Follow me. Pakisabi, come, follow me. Hashtag, followership. Wow, bagong word, followership. After you come home, after we accept the grace of God, ito po yung gustong gawin ng Lord, gusto ng Lord na gawin natin. God wants you to show His purpose. Amen. Basahin po natin Mark 1:16 to 17. Ito 20, sorry po. As Jesus was walking along the shore of Lake Galilee, He noticed two brothers fishing. Sino yung mga fishermen dito? Si Simon and Andrew. He watched them as they were casting their nets into the sea and said to them, sabi ni Jesus, come, follow me and I will transform you into fishers of men instead of fish. So anong sabi ni Jesus? Come. Follow me, sabi niya kay Simon and Andrew. So, gagawin ko kayong fishers of men instead na fisher ng fish. Kapatid, now that we have a relationship with Jesus, ito po yung tinatawag tayo ng Diyos dito ngayon. Noong nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, He's calling you now into a life following Him, believing Him, and obeying Him. Noong nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, ito na po ngayon yung ating pagkatawag. He's calling you into a life of following Him, believing Him, and obeying Him. At ano po yung sagot? Balik po tayo dun sa ating text. Ano po ang sagot ng dalawa, si Simon and Andrew? Sabi nila, immediately they dropped their nets and left everything behind to follow Jesus. Kapatid, when we accept Jesus' invitation to follow Him, ito po yung nangyayari nung tinanggap mo yung invitation para sundin si Jesus, our whole life changes direction. Nagkaroon ho ng pagbabago sa direction po ng ating buhay. Amen? Kagaya ni Simon and Andrew, from fishermen to fishers of men. Amen. Ito po yung relasyon na meron tayo ngayon sa Diyos, kapatid. Ito po yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. To come and follow Him. Pakisabi, come and follow Him. Pagkatapos nating we come and follow Him, we will proceed to His desire to show your purpose. Ito po yung gagawin natin. We will come and follow Him and we will proceed to God's desire. Ano yung desire ng Diyos? Para ipakita yung purpose niya sa atin. Because there's a life beyond yourself. Alam niyo, hindi yung buhay na yan, meron pang life beyond that. Meron pang life beyond that. At ito po yung tawag ng isang mangangaral. Dito ko po narinig sa kanya yung word na followership. Ito po yung totoo. When we come and follow Jesus, ito po yung tinatawag nating followership. Ano yung followership? Followership has been underrated position nowadays because everybody wants to lead. Only a few wants to follow. Gusto ng lahat ngayon mag-lead, pero yung sumunod, saka na lang. Kaya nga po, hindi po popular itong followership. Narinig nyo na ba itong followership or ngayon lang? Ako din, actually, bago sa akin to. May natinan na ba kayo na followership seminar?
Di ba usually, leadership seminar. No? Puro leadership, paano maging good leader? Yun ang gusto natin, maging good leader. No? Pero yung how to be a good follower, parang walang ganun. Ano? So palitan na kaya natin yung leadership, no? Followership na lang. Oo nga, no? Kasi gusto natin leader agad eh. Yung pala, alam niyo ba na a good follower will be a good disciple of Jesus. Amen. Pakitignan nga yung katabi mo kung good follower siya. Amen. Amen. So, good follower yan. So, pansinin po natin ngayon, kapatid, ito po yung pansinin natin ngayon. Pag sinabing followership, masyadong sumimple ang followership ngayon. Diba? You can follow somebody ngayon. Can follow somebody in a click of a button and you feel like following, di ba? Pina-follow. Nagpa-follow naman ako kay Jesus, ah. Nagpa-follow ako kay Jesus. Hindi mo alam? Saan? Sa page niya. Sa IG, sa Facebook, saan pa? Sa Twitter. Hindi ko alam yung Twitter. No? Nagpa-follow naman ako kay Jesus. So following today is as easiest as click. No, ganun lang kadali ngayon ang following para sa iba. Ano nga ba ang totoong pagsunod kay Kristo? Ito yung remember, following Jesus is not an easy road. Pakisabi, it's not an easy road. But it's the only road worth following. Amen. Hindi umadali ang sumunod kay Kristo dahil maraming rough road, bato-bato, ano pa, mabuhangin, ang daming hindi magandang ano road. It's not an easy road. Kaya nga yung iba ayaw sumunod eh. Tama? Iba ayaw sumunod. Iba, saka na lang. Saka na lang. Many wants to follow only if susunod ako, only if there are no strings attached. Kapag walang strings attached, sige, susunod ako. Kapatid, there's no following Jesus na hindi ka maaapektuhan. Naintindihan natin? Walang pagsunod sa Diyos na hindi ka maaapektuhan. Basahin po, yung nabasa natin kanina in verse 16 to 20, yung kasunod po niya doon, sister, doon sa walking a little farther. Sabi niya, walking a little farther, Jesus found two other brothers sitting in a boat along with their father, mending their nets. Their names were Jacob and John. So, si Jacob and John naman ngayon, and their father Zebedee. Jesus immediately walked up to them and invited the two brothers to become his followers. Nung ginawa ni Jesus, inimbitahan sila. Come on, follow me, sabi ni Jesus. And Jacob and John dropped their nets, stood up, left their father in the boat with the hired men and followed Jesus. Kanina nabasa natin, immediately they dropped their nets. Kapatid, ito yung sinasabi ko, pag sinabing pagsunod, maapektuhan ho tayo. May maapektuhan ho tayo. Anong nangyari doon kay Jacob and John, kay Simon and Andrew? They dropped their nets. They left everything behind them. Ano ibig sabihin ng net? Sabi ni Pastor, yung net, buhay nila yun. Business nila yon, trabaho nila yon, pinakabuhay nila yon, and yet they dropped their nets and they left everything behind them to follow Jesus. Kapatid, sa pagsunod natin kay Kristo, minsan kailangan nating isurrender yung mga bagay na humahadlang para makasunod tayo sa Kanya. Kapatid, sa pagsunod natin, we need to surrender something or someone na minsan nakakahadlang sa ating pagsunod sa Lord. Kaya nga po in Luke 14:25 to 27, basahin po natin. Sabi ng Luke 14:25 to 26 po pala yan. Sabi niya, as massive crowds followed Jesus, he turned to them and said, when you follow me as my disciple, sabi ni Jesus, you must put aside your father, your mother, your wife, your sister, your brother. It will even seem as though you hate your own life. This is the price you'll pay to be considered one of my followers. Ito yun, kapatid. Maaapektuhan tayo. Bakit? Pag sinabing set aside, kapatid, you will love God more than your father, your mother, your wife, your husband, kung
ano, hindi ko nga alam bakit wife lang, no? Your sisters, your brothers, and even your life. Kapatid, ito po yung pagsunod na sinasabi natin. You love God more than anyone, more than anything. Amen? Ang pagsunod natin kay Kristo, ipuput aside mo kung ano yung pangsarili mo, yung para sa'yo, alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Inaya ka ng barkada mo. Sunday, outing tayo. Anong sagot? Immediately. Hindi na nagdalawang isip, no? Immediately. Kasi outing eh. Sunday. Kapatid, you love God more than people. Tara, taniwalay bunog di man at si Mayor. Sayang mo't may itur do. Ang sagot? Immediately. Ano? Kapatid, you love God more than sin, more than money. Sabi ng Lord, anak, isuko mo na yan. Ito yung tamang sagot. Immediately, Lord. Suko mo na yung bad habits na yan, bad relationship na yan, wrong relationship. Isuko mo na yung pride. Anong sagot? Lord, immediately. You love God more than yourself. Tara, maglingkod tayo. Anong sagot? Immediately. Kasi you love God more than anyone. Kapatid, you are not following yourself anymore. You're following the one who loves you the most. You're following the one who is able to provide your need. Kapatid, kahit wala kang matanggap sa politiko, okay lang yan, mabubuhay ka. Why? May Diyos ka. Amen. Naku, lantaran na to. Kasi lantaran din talaga eh. Pag may politiko. Tapos sabi nung isa, nakita ko nang nasa kalsada ko, kimayapay labat. Disappoint. Disappoint. Saan tatu? Wala iter to. May luga, wala luganan kasi ano, timunda. Sabi niya, kimayapay labat. Ang gabo man ay iter. Hello? Hallelujah. Hindi na po tayo ganon. Amen. It's not an easy road. Following Jesus is not an easy road. Kaya yung iba ayaw sumunod. Kasi kung kailan, naging Kristiyano. Sabi ko namang problema nung naging Kristiyano ako, saka naman dumami. Kasi kapatid, it's not an easy road. We need to bear the cross. My cross. Luke 19:23, anong sabi po niya dyan? Anyone who intends to come with me has let me to lead. You're not in the driver's seat. I am. Anong sabi niya? Kung gusto mong sumunod kay Kristo, allow Him to lead. Dapat si Lord ang nagli-lead. Umalis ka dyan sa driver's seat. Ang dami sa atin nandun sa driver's seat eh. Sabi ni Lord, ako yung driver. Ako dyan sa driver's seat. Ako dapat yung nasusunod, hindi ikaw. Hello? Pag sumusunod na tayo kay Kristo, ang nasusunod na. Di na ikaw. Si Lord na. Sabi ni Lord, you're not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show you how. Sabi nung ibang version, take up your cross. Don't run from suffering. Huwag ka daw tumakbo sa suffering. Embrace mo yan. Bakit? Sabi ni Lord, follow me. Sumunod ka lang. Kasi tuturuan kita. Sasamahan kita. Kapatid, we are not only given the privilege to believe, but also the privilege to suffer. Sabi ng Philippians 1:29. If you are following Christ, kapatid, i-allow ng Lord ang suffering. Why? Because alam niya na it will be good for you. Ikakabuti mo yan kasi. So, kapatid, it's not an easy road, pero ang sabi niya doon, nabasa natin kanina, it's worth following. Following Jesus is the best decision you ever make in your life. Amen po ba? It's the best decision. Kanina sabi ni Pastora, sa pagsunod, walang kapahamakan. Hindi tayo mapapahamak. Actually, pag sumusunod ka sa Lord, walang regrets.
Walang pagsisisi. Walang sumunod sa Lord na nalugi at nagsisi. Amen? Amen. Kaya po gusto ng Lord, sumunod lang po tayo. Kung ano yung pinapagawa ng Lord, sunod lang po tayo. Yun po yung ating i-goal. Nung family devotion po namin nung Wednesday, ako po yung nag-share. At ang share ko is, nasa Lordship na po kami. Yun po yung ginagawa namin ngayon, module. Nasa Lordship na po kami. Sabi ko kay Ephraim, alam niya to, anak, sabi ko, nandun din si Stephen, pero sa kanya ko sinabi, anak, sa relasyon mo sa Lord, ang i-goal mo is yung maging close ka sa kanya at makasunod ka sa kanya. Sabi ko, anak, maganda yung mag-gitara. Maganda. Maganda yung maglingkod, tumayo. Pero ito yung i-goal mo. Una is yung maging malapit ka sa Lord at makasunod ka sa pinapagawa niya. Huwag yung pagtayo yung ating i-goal. Kasi maraming tumatayo nung tinest, na-test sila, nagkaroon ng pagsubok, bumagsak. Kasi anong pundasyon nila? Yung pagtayo. Kapatid, ang pundasyon natin is yung salita ng Diyos at ang ating pagsunod. Amen? So, sumunod lang tayo sa Diyos. Anong sabi ng Mark 10:30 sa message? Ito po yung ating reward kapag tayo po ay sumunod. Jesus said, mark my words, no one who sacrifices house, brother, sister, mother, father, children, land, whatever, because of me and the message will lose out. They'll get it all back, but multiplied many times in homes, brothers, sisters, mothers, children, and land, but also in troubles, and then the bonus of eternal life. In short, kapag daw tayo sumusunod sa Lord, may sakripisyo tayong gagawin. Minsan, kailangan isakripisyo ang pamilya. Pero alam niyo, 100% papalitan ng Lord or bahala ang Lord sa atin. Bahala ang Lord sa tirahan, sa mga pagkain mo, ipuprovide ng Lord. Yes, may problema. Pero ito yung maganda. The bonus is our eternal life. So, sunod lang po tayo, mga kapatid. God has given us all the power we need in life para makasunod sa Lord. 2 Peter 1:3. Sister, sumusunod naman ako ah. Sumusunod naman ako sa Lord. Kapatid, keep following. Sa mga sumusunod na, keep following, be faithful. Amen? Amen. Number 3, come to me. Sinabi ko na kaagad eh, come to me, hashtag fellowship. Okay, not only to come home, ang invitation ng Lord, not only to come home, to follow Jesus, but to come to Him personally. Amen? Sabi ni Jesus, come to me. Hindi lang come home, hindi lang come and follow me, but to come to me personally. Pumunta kayo sa akin. Bumalik kayo sa akin. Amen. Alam niyo ba itong great banquet, or to say it in another way, this great salvation has been prepared for you by God. Itong great banquet na to, the great salvation, ipinrepare sa iyo ng Diyos. When God gave His Son, the Lord Jesus Christ, to die on the Calvary's cross and to rose again for you and me, kapatid, He prepared this great banquet. Noong namatay si Jesus sa cross at nabuhay na muli, inihanda ng Diyos itong great banquet na to. At anong gagawin natin? There is nothing you must do but come. Yun lang po yung gagawin natin, come. Jesus has already paid for it all. Kapatid, settled na, bayad na lahat. The table is set. Handa na yung mesa, kapatid. And God has not only prepared this great banquet, alam niyo ba, hindi lang po na-prepare itong great banquet. Sabi ng Lord, He has also sent you a personal invitation. Personally, iniimbitahan ka ng Lord. Sabi ng Lord, anak, come to me. Come to me, sabi ni Jesus. Why? Anong sabi ng Lord? Anak, I am the way, the truth, and the life. Come to me, anak, kasi ako ang way papunta sa eternal life. Sabi ni Jesus, come to me, anak, kasi I am the bread of life. Ang sino mang mananampalataya sa akin, hindi na magugutom pa. Sabi ni Jesus, come to me kasi ako ang living water. Ang sino mang iinom sa akin, hindi na mauuhaw pa. Sabi ni Jesus, come to me because I am the good shepherd. Ako ang bahala sa iyo, anak. I will care for you. Ako ang magpoprotect sa iyo. Hindi ka magkukulang. Sabi ni Jesus, come to me because I am the light of the world.
Lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi nalalakad pa sa kadiliman. Sabi ni Jesus, come to me because I am the resurrection and the life. Mamamatay man tayo ngayon, pero mabubuhay tayo. In the future, mare-resurrect po tayo. Sabi ni Jesus, come to me because I am the true vine. Ako ang puno ng ubas at lahat ng nakakonekta sa akin, magbubunga sila. Sabi ni Jesus, come to me because I am the Alpha and Omega, the first and the last. Sabi ni Jesus, come to me because I am your everything. Jesus is our everything. Amen. I don't know kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon. Sabi po niya dyan, if there are ever comes time again that your life seems unbearable and the toils of ministry too strong, the invitation is still available. Sabi ni Jesus, come to me. Come to me. Sino dito mga napapagod? Pagod na ba tayo? Matagal na yung prayer ko, hanggang ngayon wala pa. Sino dito nabibigatan? Alam niyo ang invitation ng Lord? Come to me. Matthew 11:28, anong sabi niya dyan? Are you weary, carrying a heavy burden? Sabi ni Lord, come to me, halika. Gawin nating sweet. Alam niyo ba sweet si Jesus? Anak, halika nga. Halika nga. I will refresh your life for I am your oasis. I-refresh tayo ng Lord. He is our oasis, our rest. Anong gagawin natin? Just simply join your life with mine. Learn my ways and you'll discover that I'm gentle, humble, easy to please, and you will find refreshment and rest in me. Kapatid, minsan dami natin pinagdadaanan kung saan-saan pa tayo pumupunta, kung saan-saan pa tayo lumalapit, naghahanap, hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi mo na alam kung ano ang puntahan mo. Alam niyo ba, kapatid, ito lang yung gagawin natin. Come to me, sabi ng Lord. At ano pa yung gustong gawin ng Lord? Bakit gusto na niya na lumapit tayo sa Kanya? Revelation 3:20, anong sabi niya dyan? Behold, I'm standing at the door knocking. If your heart is open to hear my voice and you open the door within, I will come into you and feast with you and you will feast with me. Minsan nagagamit natin to sa unbeliever, pero alam niyo ba kung kanino sinasabi ito? Sa mga believer. Sabi ng Lord, here am I. Kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Kung pakikinggan niyo ako, sabi ng Lord, bubuksan niyo ang pintuan. Sabi ng Lord, I will feast with you. Makikisalo ang Diyos sa atin at siya sa Kanya. Gusto ng Lord, maka-fellowship kasi tayo. Amen. Sabi ng Lord, come to me. Kasi baka naman matagal ka nang umaaten, pero parang hindi mo nararamdaman yung presence niya kasi ang layo mo. Kapatid, come to Jesus. Yun lang sinasabi niya, come to me. Sa ang dami na nating pinagkakaabalahan, busy na tayo masyado. Kapatid, saan hinahanap natin yung satisfaction kung saan-saan? Kapatid, only kay Jesus natin matatagpuan yun. Amen. Come to me, sabi ng Lord. And there is a warning. Ito po, dito na po ako magtatapos. There is a warning. Gusto ko lang itong banggitin kasi warning ito. Sabi ng 24:15 Luke sa next slide C. Sabi niya dyan, I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Hello? Yung mga naimbitahan at hindi pumunta, sabi niya dyan, hindi sila makakatikim doon sa handaan ng Diyos. Kapatid, sabi ng John 12:48, the one who rejects me and does not accept my words has a judge. The word I have spoken will judge him at the last day. Kapatid, yung mga nagre-reject, yung mga tumatanggi kay Jesus at hindi tinatanggap ang salita ng Diyos, ginagawa ang salita ng Diyos, may judgment. Ano ang magja-judge sa kanila? The word of God in the last days. So, sino lang po yung makakaranas ng handa ng Diyos? Yung mga willing. They are willing to come home
to come and follow Jesus and to come personally to God. And mag-i-end po ako sa isang quotation na nasabi po ni hindi ko alam si Spurgeon ba yun. Sabi niya dito, come, he drives none away. Kapatid, come, he drives none away. He called them to himself. His favorite word is come. Not go to Moses, not go to anyone else. Sabi niya, come unto me. To Jesus himself we must come. By a personal trust, not to doctrine, ordinance, nor ministry, are we to come first, but to the personal Savior. Amen. Kapatid, the invitation is still here. Ang tanong po sa atin ngayon, are we willing to come? Amen. Gusto ng Lord maranasan natin siya. At gusto ng Lord maging willing po tayo na pumunta sa Kanya. Pwede ba tayong tumayo? Lahat ba tayo sigurado tayong tinanggap niya si Jesus? Kasi ang sabi niya doon sa warning ay yung mga hindi sumama sa banquet ay hindi niya mararanasan yung inihanda ng Diyos. At lahat ng inihanda ng Diyos ay available sa mga taong tinanggap si Jesus. Amen. Kaya, paano ko alam na tinanggap ko si Jesus? Yung desire is to follow Jesus. Alam niyo, nung tinanggap ko si Jesus, I hear God's voice. Naririnig ko ang tinig ng Lord at laging nangungusap ang Lord sa akin. Pag narinig ko yung tinig ng Lord, just, yes, yes, Lord. Yes, sir. No, alam nung mga pulisito, mga military, ano yung sinabi nung authority? Just, yes, Lord. Yes, Lord. Eh, pero yung kumisan ng tao is, hindi siya perfecto. Pero ang Lord, pag nag-utos siya, maganda siyang master. Amen? Now, nakasama doon sa invitasyon ng Lord to accept Jesus as your Lord and Savior. In Psalms 23, ang sabi ni David, no, the Lord is my shepherd, therefore I shall not want. Ang tao ayaw niyang magkulang siya. Pero alam niyo ba na naka-enclose yung provision ng Lord doon sa pagsunod natin sa Lord. Kaya kung hindi ka sigurado kung nasa iyo si Jesus sa umagang ito, bago tayo umawit, bago tayo patuloy na dumulog sa Lord, because ang Lord every day ay naghahanda siya ng piyesta. At alam niyo na kung may piyesta, may pagkain. Ano itong mga pagkain? Hindi man natakel kanina, may mga inihahanda ang Diyos para sa atin to satisfy us. To satisfy us, yung mga pangangailangan natin spiritually, physically, emotionally, mentally, nandoon lahat. Kaya kung minsan maraming nagpo-profess na Christian, bakit inahanap nila yung kagalakan nila sa tao? Sa iba, hinahanap nila. It is a question mark kung si Jesus nga ay nasa atin. Bago tayo umawit siguro, pwede bang, if you are not sure na nasa iyo si Jesus, at yung desire mo parang hindi ka nakakasunod sa Lord, automatic yon kapag tinanggap mo si Jesus, ang desire mo ay sumunod sa Lord. Amen. Automatic pag tinanggap mo si Jesus, ang desire mo is to make fellowship sa Kanya. Amen. Pwede bang atanggapin natin si Jesus as our personal and Lord and Savior? Namatay siya sa cross para pagbayaran ang ating kasalanan. Hindi ikaw nagbayad siya. Para tayo'y mapalapit sa Ama. At kung handa ka nang tanggapin siya, pagkatapos mong tanggapin, ang tinig na sasabihin ng Lord sa iyo, come and follow me. Pagkatapos mong tanggapin si Jesus, ang tinig, come and follow me. Pwede ba? Yung mga hindi sigurado, tanggapin si Jesus.
At sumunod kayo sa maigsing panalangin habang nakapikit. If you're not sure, just receive Jesus in your life. Amang nasa langit, nagpapasalamat ako na nag-provide ka ng kaligtasan sa akin na nasa katauhan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Namatay siya sa cross ng Kalbaryo upang pagbayaran ang kasalanan ko, ang kasalanan ng sangkatauhan upang ako'y magkaroon ng kaligtasan. At sa oras na ito, naniniwala ako na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay si Kristo. At sa oras ding ito, binubuksan ko ang aking puso at iniimbitahan ko si Jesus. Personal mong sabihin, Jesus, pumasok ka sa aking puso at mula sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Hallelujah! Hallelujah! Now, Lord, I pray for your grace, ang grasya mo na dumaloy sa bawat isa na tumanggap sa iyo. Yung tibok ng puso nila, yung tibok ng puso mo ay maging tibok ng puso nila, Panginoon. Eager to follow you, wherever you go, wherever you let them, Lord, they will go. Hallelujah. Lord, yung desire to fellowship with you, Lord, your grace is enough para, Panginoon, magkaroon sila, Panginoon, ng pusong ang itinitibok, Panginoon, ay dumulog sa iyong presensya. Lord, because up until now, you are inviting people, oh God, to come into your presence. Now, because Jesus is in you, dulog sa harapan ng Lord sa umagang ito. The banquet is ready. Lahat ng handa ay ready. Hallelujah! Come on, enjoy! Enjoy the presence of God this morning. Hallelujah! Habang nakapikit ka, pwede bang awitin natin? Draw me close. Hallelujah! Lapit lang tayo sa Lord, ang invitation ng Lord. Lumapit tayo sa Kanya and we will enjoy His presence. We will enjoy His provision. We will enjoy everything that He has provided for you to be satisfied. Hallelujah! I lay it all down. Kagaya ni Pedro, he lay it all down again. Nung tinawag sila ni Jesus, immediately, hindi ikaw ang masusunod, ang Diyos ang masusunod. Kung hanggang ngayon ikaw pang nasusunod, in every area of your life, lay it down. Lay it down, tell Jesus. Habang umaawit ang marami, Lord, ikaw ang masunod. At sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo. To feel the warmth of your love. You may find a way to bring me back to you. Draw me close. Hallelujah. Never let me go. I lay it all down again. Lord, ang buhay na ito ay para sa iyo. Ang buhay na ito, tinubos mo. At hindi na sa akin ito. Sa iyo na ito. Hallelujah. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. There's nothing else to take your place. Amen. To feel the warmth. To feel the warmth of your embrace. Hallelujah. Help me find a way to bring me back to you. Oh Lord, bring me back to you. Say it, you're all I want. You're all I want. Tell Jesus, it's all you want. You're all I
makakapagsatisfy sa inyo. No man, no thing, walang bagay, walang tao ang pwedeng makapagsatisfy sa pusong iyan. Only your Creator. Only Jesus can satisfy that heart. At habang sinasabi mo, Lord, you're all I want. Get ready. Get ready. Hallelujah. Your cup will run over. Will flow. Hallelujah. You're all I want. Tell Jesus, you're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I've ever needed. Woo! You're all I want. Ang imbitasyon ng Diyos, lumapit. Help me know you. Lahat ng handa na. Lapit! You're all. Tayo umawit ulit. In Psalms 23 verse 6, God prepare a table for His people in front of His enemies. Listen, ano ang nandun sa table? In Matthew chapter 15, nabanggit ni Jesus, isa sa mga inihanda ng Diyos para sa mga anak niya is healing. Healing. Ang sino mang, if you believe that God nag-provide siya ng healing sa iyo because Jesus is a healer, papagalingin ka niya. Why? In Matthew 15 verse 26 says, ang healing ay tinapay ng mga anak. Ang mga anak ng Diyos, ang tinapay ay iprinipare ng Lord, and one of yung tinapay na yon ay healing. Hello? Sa umagang ito, kung mayroon kang sakit, just believe that Jesus is a healer. Just believe that God has provided healing for your body. Hallelujah! Hallelujah! Kung mayroon kang sakit, just lay your hands and say, I rebuke that sickness. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name, God prepare a food for you. God prepare healing for you. Ah! Healing ay tinapay ng mga anak. Matthew 15:26, sabi ni Jesus, the children's bread is healing. Ang kagalingan ay para sa kanyang mga anak. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Say, I am healed. I am healed. Ano mang sakit at karamdaman yan, I am healed. Hallelujah! Alam niyo ba na buhay si Jesus? Buhay si Jesus! At alam niyo ba na nagpapagaling siya? Hallelujah! Sakit at karamdaman. Oh! Hallelujah! Sabihin mo sa sakit, hindi ka para sa akin. Umalis ka sa katawang ito. At tinatanggap ko ang kagalingan na ibinibigay ni Jesus. Oh! Hallelujah! You're all I want. Jesus, you're all I ever needed. You're
Maraming inihanda ang Diyos para sa'yo. According to your need. Ano man ang pangangailangan mo this morning, inihanda na ng Diyos yun. Inihanda na ng Diyos yun. Hallelujah! Isa sa mga inihanda ng Lord ay provision niya in every area of our life. Hallelujah! Just believe. Just believe na inihanda niya yon para sa'yo. Hallelujah! And thank God for it. Come on! Come on, thank the Lord for it. Lord, salamat! Salamat! Hallelujah! Hallelujah! Sila labang kanlalabahay ang labas si kalabahay. Lalabas si kalabahay ang lalabas si kalabahay. Lakalala! Hallelujah! Kunin mo para sa'yo! Receive it! Kung may pangangailangan ka spiritually, receive restoration! Receive breakthrough! Kung may pangangailangan ka physically, receive your healing! Kung may pangangailangan ka emotionally, receive your need! Mentally, receive! Hallelujah! Financially, hindi ka tinawag ng Diyos para maghirap! Ang sabi ni Jesus, I have come that they might have life and have it abundantly! Hallelujah! 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 Oh, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Hallelujah. Help me know you are. For the last time, you're all I want. Help me know you are near, my King. Help me know you are. Palakpakan natin ang Lord. 10 seconds, clap offering to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. 9. Para sa hari ng mga hari, Panginoon ang mga Panginoon, ang palakpak na yan para sa Diyos. 8 7 6 5 4 3 2. Hallelujah! Lord, we bless you. We honor you. We thank you this morning. Thank you, Lord, for that unconditional invitation na nagmumula sa iyo 24/7. Pwede kaming lumapit sa iyo. Hallelujah! At 24/7, nakikinig ka sa aming pangapanalangin. You are ready to fellowship with us. Oh God, hallelujah! Napakabuti niyo. Napakabuti niyo. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Makakapo na po tayo. Pakisabi sa katabi, buhay ang Diyos mo.